So patch note June 8, 2023 patch note for Andromeda server. Ano to? Pride Party Exchange. Description: collect lottery tickets and exchange them to lottery gift box. So P, letter P and R, makikita natin sa mga sumusunod na dungeons: Frozen Tower of Undead B1F, Frozen Tower of the Undead B2F, B3F, FT1, FT2, and FT3. Ayan. So kung makikita natin mga ka-TSC, merong mga accessible by low AP at accessible sa mga high AP. Ibig sabihin, sa initial na pagkakita ko, eh balance yung pagkakadistribute. Pwedeng pasukin ng mga low AP, pwede rin pasukin ng mga high AP. So, letter P and letter R ang pwede nating makuha sa mga dungeons na yon. Next is letter I and D, ID. So, no ID, no entry. Saan natin pwedeng makuha yan? Sa lahat ng mga DX dungeons. So, ano po yung DX dungeon? Yan yung mga yung sikat na sikat plus maintenance, ano, yung Panic Cave, Frozen Clue, Lava Hellfire, at saka Catacomb Frost, Steamer Crazy, yung mga ganun, no? Next, in addition to that, DX dungeon din ang tawag natin dun sa Hazardous Valley. No? DX dungeon din yung mga yan. Yung, ewan ko lang kung in-include nila yung mga DX dungeon na high level. For example, yung mga Flameness, yung mga ganun, kung kasama sila. But I think yes. And lastly, letter E, makikita natin sa Senilinea. So, ito naman mga ka-TSC ay medyo siguro para hindi masyadong ma-abuse ng mga emulator users, ano, yung mga dummy. Kasi para makapasok sa Seni, ang requirement dyan is level 190. So, but then I'm sure kung tradable ang mga letters na to, very affordable naman yung letter E sapagkat maraming players ang tumatambay sa letter E. Ano ang exciting dito? PK time. Siyempre, kapag may labanan sa Seni, PK na yan. PK na yan. Okay. So, ano ito? Di ka ba maglalaro ngayon, Prof? Patch note lang i-live mo ngayon. For today, yes. Kasi may lakad pa kami ng sobrang aga bukas. Mag-a-active ako ulit gaming. Yung live stream natin ng gaming ay mag-a-active ako ulit next week. No? Pag naka-uwi na kami sa bahay. For today, example, bukas, kung matatapos agad yung lakad namin, magla-live stream ako ng tanghali. Gaming naman tayo. Ayan. Tuloy-tuloy, Prof. Gaya nung una sa IC at RH. Tapos, naging premium DX, F1, and FT2. Sana tinuloy ibang dungeon. Ayan. So, syempre, binigyan muna nila ng daan yung ibang events. But then, may ibang dungeon naman siyang included. So, I think, bro, maglalabas sila ng ganyan, yung sinasabi mo. Baka iikot naman nila niyan, susundan nila yung dungeon na nilabas sa ano, nilabas sa Perseus. Baka yung susunod na drop boost, baka sa ano na yan, S2 RH pala, tapos na, no? Baka S2 MO, yun yung lagyan nila. I agree, maganda yung ano nila, maganda yung dungeon boost na event. Maganda yon. Kasi, di ba, yung ibang dungeons, hindi na napapansin. Pero pag nilagyan mo ng dungeon boost, ini-spam siya ng mga players. Di ba? Napansin nyo din ba yon? Kaya maganda yung idea nila yon. At sana, tama ka, ma-implement pa sa mga darating na maintenance. Ayan. Ano to? Wala sa EOD 1 and 2 young PNR Pro. Oh, so mukhang wala. Hindi yata sumabay yung in-game sa patch note. Ano? Ano to? Sana magpaayuda din sila sa permanent na ayuda kahit plus 10 accessories isang piraso. So,
Sa tingin ko, class 10 accessories na permanent. Sa tingin ko, negative tayo dyan. Pero may inaasahan tayong ayuda sa June 12. No? Kasi araw ng kalayaan is June 12. At normally, nagbibigay ang management ng any sort of ayuda pagka ganun. Hindi. Mukhang blessing bid siya ata ibibigay eh. Nakita ko yung post ni GM Blade pero no confirmations yet. Good evening po, Sensei. Aslang po, ano po, magandang dungeon. Pasukin FG po ako. Currently, 1.2k DP and 800 AP. So, pagka ganyan bro, especially Force Gunner, mabilis yan sa mga low dungeons. Ano? Medyo boring pero profitable yan. Map part, RS, hanggang SOD. Okay. Mga auto dungeons pa yan. S1, S2, spam mo yan or kung kaya mo F2T, dun ka lang tambayan ng mga FT. Free-to-play players kaya ko. Ayan. Kung ikaw ay soloista, dun ka dun sa ano, mga nabanggit ko. Level up rewards? Okay, tignan natin. Tuloy muna natin, Ryan bro. Ano? Wala pa tayo dun. So, tignan natin yung iba pang events. Nasaan yung binabasa ko? Ito. Alright. So, doon tayo sa ating rewards naman. Ano ba ang pwede natin makuha din sa lottery gift items? At mukhang good news to. Sabi niya, description, walang nakalagay. So, I think it's tradable. Duration, walang nakalagay. Which means permanent. So, good news to para sa akin. Ano ba ang pwede natin makita? Armor option scroll high, magic skill up, sword skill up, which is good, no? Very good actually. Armor option scroll highest, magic skill up and sword skill up, another very good na naman dahil tradable kagad, ano, hindi account bind. Bike option scroll highest, uy, eto yung magaganda din dahil super rare pa, no? Rare na layer pa yung mga option scroll ngayon sa highest grade na bike. So, meron tayong MSA, sword skill, amp, at ang napaka-wow na penetration. So, hopefully may mga makakuha sa atin na ito. Tapos, next is a bronze reaper kit. Bronze reaper kit, okay lang. Chaos box, enchant safeguard, hardness capsule, and slot extender box. Goods din yan, mga ka-PSA. Chaos box upgrade 3. Ano ibig sabihin na ito pag upgrade 3? Chaos box upgrade 3. Hindi ako sure dito, mga ka-PSA. Kung may nakakaalam kung ano ang chaos box upgrade 3, pa-comment na lang dyan. Siguro, ano to, sa pagkakaintindi ko, baka mga upgrade core, superior core, mga ganun. No, enchant safeguard box kasi alam na natin 'yan, 'di ba? Safeguard kit. Hardness capsule. Hardness capsule. Hindi ko din alam kung ano ang hardness capsule. Hindi ko alam 'to pala. Slot extender, yung laman niyan, kung di ako nagkakamali, is from slot extender low to highest. So, ayun, dun tayo. Chaos core. Chaos core. Isang piraso. Wag naman. Anyway, nandyan na yan eh. Chirpy, the explorer. Ito na, nabuwirduhan ako yan. Mga fatal plus 15 eh. No? Costume plus may fatal plus 15. Hindi ko alam yun. So, 3 slot. But again, I think this is epic. Ano? Critical damage, 9%. Sa tingin ko, epic yun eh. Tapos, attack rate 70 and penetration yung laman. 14 days. Good. Critical ring and plus 3 and plus 4, permanent. Cute devil face, 3 days. 4 swing costume na outrageous. 7 days din. At ganun din sa wing. So, mga costume yan, 7 days. Yeah, also good. Gold Reaper kit. Ito mga ka-TSA, ano to, magandang balita ang Gold Reaper kit. Bakit siya maganda? Kasi naalala natin last week,
nagkaroon tayo ng Extreme Core upgrade barter ni Azure, di ba? So napakadaming available na Extreme Core ngayon. At kapag nag-fail yung paglalagay natin ng Extreme Core, ang pinakamagandang gamitin dyan ay Gold Reaper Kit. Ano? Kaya sabi ko, eh, napaka-useful na ito ngayon kung madami ang makakukuha. Ito naman ay ano to, Liberty Gentleman of Fatal Costume din to, 7 days. Tapos, pwede tayong makakuha ng mga plus 5 charm. No? Sila ay account bind but not permanent, 14 days. And mga plus 13 na accessories. Ganun din, 14 days, hindi sila permanent. Ito pa, mga ibang klase pang charms. Stick for 14 days. Okay? So, ito naman mga ka-TSC, sunod ay ang mga Mirror of Observation. Sa mga wala pang effector dyan, ito na ang inyong chance para mag-evaluate ng mga effectors. Ang pinakamagandang gamitin dyan, syempre yung gold. Diba? Bronze and silver are tradable, but yung gold natin ay account bind. Pero lahat sila ay permanent. Next na pwede nating makuha ay mga palladium epaulets. Yan. Permanent din at tradable. Fighter, guardian, loss, and sage. Pwede din tayong makakuha ng perfect core high. Potion of courage. Ito. Potion of courage is war experience, kung tama ang aking naaalala. Potion of courage is war experience. 10,000 and 5,000 ang value, 3 days. Potion of craftsman, ito medyo walang silbi. Ano? Medyo walang silbi. May mga nakikita pa naman ako nagka-craft until mid-trade. Pero bakit ko nasabi yung walang silbi? Kasi hindi na umasenso yung crafting natin. Special crafting kasi yan. Crafting yan ng weapons, armors, and accessories. So, laktawan na natin. Potion of Enhancement. 3,000 and 1,000. Potion of Luck. Ito, medyo interesting. 8M, 5M. Good thing yan. Ring of Luck plus 3 and 4. Permanent. Good. Silver Reaper Kit. Good din yan. This is also very good, mga ka-TSC. Weapon Scroll, high and highest. So, maganda yan. Tradable and permanent. Pwede tayo makakuha ng critical rate, magic skill amp, sword skill amp sa mga weapons. Very good. Mga potions, 15 days. Excuse me. Sa tingin ko, kaya ginawa ng 15 days to dahil dun sa mga nakaraang event. Sa mga nakaraang event, may mga nakaipon ng 15 sets of 999 na mga potions. Ano? O nga naman, kapag permanent yung potion, wala nang masyadong ma-attract bumili dun sa kanilang kabalsa. So, siguro, that is the reason why nilagyan nila ng expiration na 15 days. Siguro lang naman. So, fried egg with ketchup. Almusal na yan. So, yun yung sa lottery. Next naman, meron tayo ditong XP event boost. So, pasilip nga ulit. Mukhang wala na akong nakikita level up rewards. Ano? Wala. So, tingnan muna natin. XP boost event. Konting silip sa ating comments section. Natin kung ano to. Idol TSC, ano laman ng fried chicken? Ayan, yung fried chicken nabasa na natin kanina. Dun sa mga gusto nang basahin din yung list, ito yung ating patch note link. So, shout out kay fried chicken. Prof, nakakamiss po, yung may GM players tapos nagda-drop ng items sa in-game during sumusunod naghahabulan. Ay, bro, hindi kasi yan possible sa mobile. Hindi natin pwedeng i-drop yung mga items. Possible yan sa PC version. Yeah. Pero nakakatuwa nga naman yun. Diba?
Parang ano eh. Parang sa Santa Claus yung JM, di ba? Ano to? Masisira ang laro dyan. Imagine mo lahat ng naka-emulator na dami account. Sabihin na na 500 lang sila lahat. Tapos, 500 din yung makakakuha ng accessories na last 10 na permanent. Wala na siguro ang bibili niyan kung ibibenta or magiging common na lang yan. Yan. Totoo din yan. Except, gawin nila siguro ang ano. Pero, I don't think magbibigay sila ng mga plus 10 na permanent accessories. I don't think gagawin nila yun. It's a negative for me. At trade course yan. Uy, tama pala yung naisip ko kanina. Thank you, friends. Ha. Ito. Als ang hardness capsule pag nabenta sa NPC. Ah, yeah. Tama, Mark. Ano? Kung di ako nagkakamali, parang yan din yung binibenta dati sa ano, sa PC version, di ba? Yung hardness capsule, tapos 100M, parang ganun siya. O, tama. Sige, salamat. Ano to? Pangit, mag-low dungeon ngayon, 300 run, map part, at rest 300 run, wala man lang bike or semi or sell. Lahat ng nakadrop rate pa. 300 runs? Konti yan, bro. Ay, ako, 25 slots na 125 yung laman. Entries. So, ilan yun? 125 times 25 pieces. Naubos ko. Nakatatlong bike lang yata ako. So, minsan goods ang trap rate, minsan naman hindi. Nakakuha ako ng bronze at gold reaper. Yung gold, bro, solid yan. Solid yan. Patch note yan. Mag-eka ka, prof? Not today, bro. Patch note review lang tayo for tonight. Dahil pagod ako sa kakabiyahe. Sa akin, nabukas ako kanina. Ah, sa akin, nagbukas ako kanina. 5 pieces ng puro potion lumabas. Dating reward sa M1 nung PC. Wala ka bang plano magkabal PH, prof? Nasa Vietnam kasi ako, bro. So, may plano ako maglaro sa test server ng Korea. PC version. May plano ako doon. So, tuloy muna natin. Doon tayo sa saan na ba tayo? XP boost event. Mga ka-TSC, sa mga late, this is Andromeda server. Tapos na tayo sa Perseus. Anyway, i-upload ko naman to na pinutol na video para mas mapanood nyo kung di kayo nakasabay sa live stream. Pwede nyo panoorin sa ating YouTube channel, TNC Game Center. Siguro tomorrow night, doon ko na sila ma-upload. So, exactly the same kung ano yung boost sa Perseus. Experience 100%, skill experience, Alstra, trap rate, war experience, force wing experience. Parehong-pareho lang. Sabi niya, get double boost when using both premium and silver wing. Double boost. So kung double boost yan, siguro instead of 100%, magiging 200% yung iyong makukuha kapag activated ang platinum and silver wing. So yun yung ibig sabihin. Eto, marami nag-PM sa akin. Kani-kanina ko lang nabasa kasi busy nga ako. Kailan daw ako magbubukas ng package ads? Actually, hindi na ako masyadong interesado kasi sobrang taas nung ads na requirement ngayon. So, hindi kamukha dati. Ang pinakamataas yata, 1.5B lang yata. So, ngayon, last time, ano yung pinakamataas? 15B yata last time. No? Ngayon, hindi ko na maalala eh. Ads box. So, tingnan natin kung may nakaka-wow para tayo magbukas ng ads box. Tingnan natin. So, first, yung box number 1 ang pwede nating makuha ay Blessing Beads. One day. Wow! One day! Anyway, ano lang yan? 1M. Yan. Ito yung 1M lang yan. At yung isang key na free. Free naman yung key na yan eh. No? Ang alam ko free yan eh. Pero check ko muna sa in-game. So, dito,
one day, dun sa 1M, sulit na yon mga ka-TSA. Dun pa lang sulit na yon. So, yung box number 1, kung free naman tong key, eh, sulit yan. Box number 1. Okay? Goods tayo dyan. So, tingnan natin, box number 2, 10M. Ah, medyo mabigat-bigat, 10M eh. 10M, tingnan natin kung sulit. Aha. Blessing beads. Experience, 200%. AXP, Blessing beads, wing, Veratrix protection, medyo goods to. Fury potion, 10. Yung box number 2, 50-50 ako, pero 10M, pwede pang buksan yan. Goods pa yan. For me, ang pinakamahalagang makukuha ko dyan ay yung Veratrix Protection. 10 pieces. Ito mga to, hindi ito masyadong attractive for me. So, box number 3, 25M. Medyo malaki-laki na din yan. Tignan natin kung sulit. No? 3 days na Blessing Beads Plus at Superior. Well, 3 days, sulit na din. No, sulit na din for me. Pero syempre, kung i-compare natin yan doon sa level up reward, no? Blessing Bead Plus, 7 days na yun, diba? 7 days. So, parang pwede pa nilang taasan. Goods naman. Add Circle, Heroic of Holy Water, Extreme Holy Water. So, for 25M, kung may extra alts ka, good pa rin ang key number 3. Pero kung wala ka masyadong alts, medyo magtatatlong isip ka na dito kung bubuksan mo ba o hindi. Sana ba tayo? Box. This is box number 4. Box number 4, mga ka-TSC. 50M. Ayan, palaki na ng palaki. Ano? Tignan natin. Sulit ba ang 50M mo? Potion of Wing. Gold Insignia, Elixir, ilan ang value na ito? Sana nilagay na nila kung ilan yung value. Unity. Dito mga ka-TSC, ewan ko kung sulit siya sa inyo. Sa akin, di na siya masyado. 50M. Especially, hindi ko alam dito kung ilang merit points ang makuha ko dito. Hindi ko alam. So, this one, medyo... Again, kung may extra alts ka, goods yan for you. Kung wala, better ipang-build mo muna. Box number 5 ay 100M na. Oy, 100M na po yan. So, Silver Reaper Kit. Kung may mga Extreme Core ka na gustong itry, Silver Kit is okay. Extreme Core 7, wala naman masyadong dating yan. Pang-collection lang yan. Tapos isang piraso pa. Ano? Wala masyadong dating to. Ito, Veratrix Potion, goods yan. 10 piraso. Okay. Then, ito yung pinakamatindi. Megaphone, 5 piraso. Para sa akin, mga ka-TSC, itong part na to, hindi na siya sulit para sa akin. 100M, tapos ito yung laman niya. Para sa akin, hindi na siya sulit. Pero, tignan natin kung may sulit ba dito. Mukhang ito kasi, oh. Mukhang ito ay maganda. No? Mukhang ito yung maganda. Kaya, but 500M na yan, mga ka-TSC. May nag-PM sa akin, wala daw DU, 100 weapon highest. Wala daw. So, totoo ba to? Tingnan ko nga sa comment section. Tingnan natin. Nasaan na to? Ito, sabi, bago yan boss, pa-shout muna, Dynamite Guild, sabi ni JJ. Prof, yung nirarun nilang dungeon, ano magandang ideal na tapusin doon sa 1K run or 5K runs talaga. Ano yun, hindi ko masyadong alam ata itong kinukwento mo dito. Yung mga free access lang yata na walang apps ang binigay dati na perma naman sa kaso account fine sa login event yata. Oo, tama. Meron yun dati. Kung walang apps, okay lang yun para sa akin. Pero yung plus 10 siya kagad, negative ako ba?
Paampon naman sa may mga guild dyan. Oh, hindi ako in-game ngayon eh. Pero welcome guys sa guild ko. Here we go. Magandang gabi, JR. Ano? So, late daw. Ako din, late ako eh. Nag-drive kasi kami kanina. Sobrang pagod. Tapos, pag-gising ko 6:30 na. 6:30 na eh. Yeah. Account bind. Ano to? Hanggang K3 lang ako dyan sa Al's Key po. Oo eh, parang hindi masyadong sulit yung iba. Boss, okay na ba yung sa 500 MS? Ayan, dito na tayo sa 500 MS. Yung sa dungeon prof na niran mo. Ayan. Ay, ano yun bro? Ruina Station lang. Abangan nyo yung next video ko. Yung paano magpalakas ng free-to-play paunti-unti using auto dungeon na blessing beads, ano, yung platinum wing ang gamit ko, platinum wing. Di ba may station? Ah, oo, tama, may mga station pero hindi ko kabisado. Totoo, prof, walang DU7 sa box number 6 pero sabi ni GM Trip, inayos na daw. Okay. So, kung ako sa inyo mga ka-DLC, pag magbubukas kayo ng box, i-video ninyo kahit paputul-putul na. Bakit kailangan o mahalaga yung may video siya or mga pictures, screenshot? Kasi kapag wala, pwede tayo mag-file ng ticket. No, pwede natin i-reklamo. Although supposedly may record yan sa kanilang database, pero minsan alam nyo na. So, kailangan tayo na mismo mag-keep ng ating records. Nagbukas ako ng box number 6, wala akong nakuhang DU7. Ayun, yun lang. Kaya pala may nag-tom sa akin, scam daw. So, here we go, box number 6. Kung meron siyang Divine Seal Stone Highest 100 Weapon plus 7, sa 500M, although medyo mataas yung 500M, pero sa akin, sulit na yan. Kasi plus 7, sa Divine Seal Stone, mga katesi, medyo mahirap mag-plus 6. No? Ang safe kasi dyan is plus 6. So, bago ka makapag-plus 6, marami kang mababasag na converter. At medyo mahal din naman yung Divine Course. Kaya, kung meron siya, this is sulit para sa akin, 500M. Kung wala naman siya, sana ayusin. At mabigyan yung mga nagbukas ng nauna. Next, box number 7. Extreme Sealstone Normal Armor plus 2. Ay, wow. Gusto ko to. Na? For 1,050,000 als. Sulit na sulit yan for this one, mga ka-TSC. Kasi last time, sealstone pa lang, na walang laman, 800M na. Eto, may laman siya, plus 2. So, para sa akin, sulit ang part na to. Box number 7. Divine Converter, wala naman yan. Dito pa lang, mga ka-TSC. Dito sa part na to, for me, sulit na yan. Sulit na yan dito. So, box number 8, Extreme Upgrade Sealstone Armor 2. Sulit. Pero tignan natin kung ano pa ba ang ibang meron. Bakit? Siyempre, 3 billion yan ha. 3 billion yan mga katingas. Hindi yan maliit na bagay. Prejuice and Bind. What? Wala na pong gumagamit yata ng Prejuice ngayon. Meron pa ba? Ewan ko lang sa ano ha, sa collection, account binding eh. Ewan ko kung tatanggapin ng collection yan kung meron man. Pero sana ako Shena. Shena pwede pa. Diba? Shena. Prejuice eh. Wala na yata. May gumagamit pa ba ng Prejuice dyan maliban dun sa mga may amp sa slot, yung mga pinagacha nila before. I don't know. Mirror of Observation Gold. Mirror of Observation Gold. Nasa halagang 400M pa yata yan. 200M to 400M siguro. I think pagsama mo itong dalawa na to, baka hindi pa enough. Ano? Tingnan natin. Divine Converter.
pangit lang naman to. Perfect for highest plus 9, pangit lang naman to. This part, box number 8, mga ka-TSC, okay lang. Pero hindi siya kasing sulit ng box number 7. Okay lang. Kasi I'm sure may aabangan tayo sa susunod na box para mapilitan tayo mag-open ng box number 8. Natingnan natin what is hiding in the box number 9. Enchant Safeguard Divine, One Piece. Ang kuripat ha, One Piece. Ano ba pwedeng gawin ng One Piece? No, maliban kay Luffy. Ano ba pwedeng gawin ng One Piece na Enchant Safeguard Divine? No? Yung Divine kasi, marami nire-require niyan. Diba? Anong class yung pwedeng gamitin ng isang pirasong Enchant Safeguard? Diba? Para medyo ano to, lackluster. Na, pinakaunang-una pa naman, iniisip siguro nila, eh matutuwa tayo dito. Ewan ko kayo, basta ako hindi ako natutuwa sa isang piraso. Sana ginawa man lang 5 o kaya 7. 10. Isang piraso talaga. Eh di wow. Isang piraso. Although this one is still good, pero sa halagang 6M, syempre hindi na siya good. Good pa rin naman to. Enchant Safeguard. Perfect core 11. Box number 9 mga ka-TSC, sa halagang 6B, I don't think sulit to. Pero tingnan natin sa box number 10, baka nandito yung hinahanap natin na matindi. Ayan. What the hell? 10B na yan mga ka-TSC. 10B, box number 10, isang pirasong Enchant Safeguard Highest. Enchant Safeguard Highest ngayon, parang nasa 400 to 500M yata yan. Medyo mapapa what the H na lang tayo dyan. Di yan sulit. Untrained Kit, isang piraso. Pet Untrained Kit, hindi man lang selective. So, what the H na naman yan, ano? Hindi na naman yan sulit para sa akin. Perfect Core Highest plus 13. 10B yan ha. Ang pinag-uusapan natin kasi dyan is 10B. Kaya kung makikita nyo, medyo I'm not happy. You know? Ito din, I'm not happy. Extreme Sealstone. Goods pa rin naman to. Pero 10B. 30 days. Remote trade card. Magkano yun? 100 gems. Dragon Slate, isang piraso. Orb of the Dragon, isang piraso. No. Medyo ayusin nyo naman buhay nyo. Mag-compute-compute naman kayo na maayos. Ano ba yan? 10B yan. 10B. 10B, eto yung laman. What the hell? Para sa akin, isa siyang what the hell. Ano? Pero mga ka-TSC, kung wala pa yung extreme upgrade, ito yung consolation ninyo. Isa tong magandang pagkakataon kasi to be honest, mahirap mag-extreme core upgrade. You know? Kasi pwedeng ano yan, pwedeng ma-minus, pwedeng mag-fail, pag nag-fail na broken yung item mo, mapapagastos ka pa ng Reaper kit or kunwari plus 2 na yan, magbabak sa negative ano, magbabak sa zero. Mahirap naman mag-extreme upgrade Sealstone kung totoo said. Ayan. Pero worth ba siya ng 10B? Sa tingin ko hindi. Hindi siya worth ng 10B. Pero kung iisipin natin, may mga parts dito na worth naman siya. Sa tingin ko, box number 7 ang pinakasulit hanggang box number 7. Pero kung marami kang ads, how much is this? 10 plus 6, 16, 19, 21, around 22 billion ALS siguro. 21 to 22 billion ALS ang kailangan mo
makakakuha ka ng apat na Extreme Core upgrade. I don't really think sulit, ano? Sa tingin ko hindi siya talaga sulit para sa akin. Sa sobrang taas nun. Pwede akong mali, ano? Tignan natin sa market kung magkano. Sige, kayo, tignan nyo sa market. Apat na Extreme ko, normal, plus 2 pang armor. Na, tignan nyo sa loob. Almost 21 to 22 B. Isang DU, plus 7 na DU 7. 100. Isang pirasong Enchant Safeguard Divine at Enchant Safeguard Highest. Ewan ko. Sige nga, botong tayo, tignan natin. Sulit ba? Mga around 21B? 21B, sulit ba? Tignan natin. Pa-comment na lang kayo dyan kung sulit ba. Ito, na-sale ba yung EU at DU? O, naka-sale siya. Naka-sale siya. So, ang problema, sale siya, pero account bind siya. Tignan natin. Tama ako. Ayun, no? Sale siya. Ayan. Sale stone siya, pero account bind. So, hindi mo pa rin siya matitrade. Diba? Paano yan matrade? Ibigay sa'yo yung item, tapos ikaw na maglagay sa item niya. Yun lang. Pero, seal stone siya, pero hindi mo siya malagay sa auction house. Bakit sa akin, Lods, ayaw magtuloy sa game ng Gmail? Po. File a ticket, bro. May tutorial tayo sa YouTube natin. Yung step-by-step guide para makawala yung mga banned account. Kukunin ko na ba yung ALSA 500? Tignan muna natin kung 500 ba yan na yung may DU7. 500. Ayan. Kasi sabi, ano daw eh, bug pa daw. So, antay muna tayo ng balita kung di na siya ban. Ano ba? Kau na lang mag-GM pa. Hindi siguro nila ako, ano eh. Hindi nila ako kukunin kasi baka malugi sila. Malugi sila sa akin. Ano? Pero maganda sana mas balance. Ganun, yun lang naman. Thank you sa boss number 7, 500. Oo, ingat muna sa ano sa box number yung 500M. Antay muna tayo ng konting update sa mga players kung nandyan na ba yung DU7. Kasi hassle mag-file ng ticket mga ka-TSC. Minsan, yung 3 days na sinasabi nila, mapapatagal yun. Pero kailangan natin mag-file ng ticket kasi, excuse me, yun lang talaga yung way natin to communicate with them. File the ticket talaga. Yan natin. Sabi, Sensei, goods ba? Start ako sa Mitril kasi mag-segmental sa FU. Yes bro, ako naka-Mitril lang ako. Ano to? Parang parlor event na lang yung 3B app. Hindi na siya sulit kasi hindi na, di ba, EU, yung panghatak doon is the EU. Pero hindi nila sinuplement. Ano ba yun? Din nila dinagdagan. No? Para mas nakakawaw. Yung, para ganahan kang buksan yung hanggang box number 10. Kasi EU na yung nakalagay. Siguro kung nilagay nila yung isa EU weapon, medyo mapapawaw pa sila. Pero EU armors din lahat. Ano po mas goods for dungeon boss, warrior or GN? Kung nagpa-party dungeon ka, warrior ako dyan. Sabi ni Jun, di naman sulit, Lods. Ewan ko lang sa FGT. So, sige. Mukhang wala naman masyadong comments dito. Lipat tayo sa FGT. For me, mga ka-TNC, kung... Pero hindi talaga. 21B for me. Yung unang EU. Ano yun? Mga box 7 yata yun o box 8. Teka, balikan ko nga. Ayun. Box 7, still okay. Box 8,
3.1B still okay. Pagdating dun sa 6B, medyo negative na ako dun. So hanggang box 8 mga ka-TSC para sa akin ha. Kasi yung mga armors ko wala pang EU. So for me, box 8 is still good. Box number 8. 3B. 6B, box number 9 and 10. 16B para sa dalawang pirasong EU. Sa tingin ko makakabili na ako ng 4 sa auction house. Doon sa 16B. So, hanggang box 8 siguro kukunin ko. Tingnan natin. Pag nagbukas ka ng isang box pop, makukuha mo ba lahat ng nasa list? Tama bro. Kung mapapansin nyo, yung nakalitaw dyan sa ating screen, per row. Example, eto. Kapag nagbukas ka ng... Teka, nawala. Nawala. Saan na yan? Ayun. Kapag nagbukas ka ng box number 1, bro, eto lahat ang makukuha mo. So, ganun siya. Alright. So, punta muna tayo sa package up FG event naman. So, this is June 8 to 21, 2023 only. Ano to? Coins location. Nga pala, may coin to tapos may FG pa, no? May key, yung ticket pa. Sige. So, saan natin makukuha yung mga coins para sa FG? Lahat daw ng mapa. So, from Bloody Eyes up to Seni Linnea. No? All maps eh. DX Dungeon, Awakened, Hard, and Premium only. FT2, Forbidden Island, Tower of Undead B3F, Part 1 and Part 2, Abandoned City, Altar of Siena B2F, Illusion Castle, Underworld Apocrypha, RHARH, Devil's Tower 1, oy, nagkamali sila dito sa Devil's Tower Part 1 and 2 to. Part 1, Part 2, and Pandemonium. So, goods naman kasi dun pa lang sa all maps, kahit AFK ka lang, makakaipon ka na ng coins mo. So, goods naman. Ano ang pwede nating makuha? Hindi ko alam kung magkano yung ticket. Before, parang 10 gems yata isang ticket. Ay, 100 gems yata isang ticket. Ano? Hindi ko na maalala. Check natin sa in-game link. Bukas. Hindi ako maglalaro tonight eh. Bukas. So, key number 1 naman, libre lang yan. Or 10 gems lang yan, pagka ganun. Ano? And then, yung susunod na mga ticket, yun yung mas mataas ang presyo. Ah, eto pala yung ticket. Sorry. Ayan. Ticket FG. Okay, ano pwedeng makuha sa box number 1? Blessing Beads, Superior Beads, 3 days. 3 days? Goods lang yan. Buksan natin yan. Goods yan. Box number 2, dalawang ticket FG. Dalawang ticket. Pa-comment naman dyan sa ating, eto. Bago pa ako nag-request, may nag-comment na. Thank you, 10 force gem lang daw. Ayun. So, 3 days na BB, 3 days na superior sa halagang 10 gems. Sulit yan. Buksan natin yan. Box number 1. So, box number 2, 20 gems at 10 coins. Ano ang pwede nating makuha? 10 merit medal. Goods na yan for 20 gems. Sulit. Para sa akin, box number 2, sulit. Box number 3, 40 gems na yan, mga ka-TSC. Tignan natin. Blessing Beach. Oy, 1,000%. Ilang araw to? Hindi ko alam. Ilang araw? Isang oras lang. Ano? Hindi ko alam. Sana nilagyan nila ng example. Blessing Beach experience, 1,000%. 2 days. Ganun. 1 day. Diba? Wala na kalagay eh. Ano to? One year? Ano? Forever? Baka may forever. Hindi ko alam. Kung forever to mga tingas, sobrang sulit. Hindi, baka ano to? Siguro, one day o kaya
Ganon, one day. Kahit na one day lang to mga ka-TSC, sulit to kasi yung BB Red sa pag-premium ka, hindi naman. Yung pag pinindot mo yung premium, doon mo kasi makikita yan eh. Kaya premium na sabi ko. Yung one day doon, 40 gems na. 4 tickets is equal to 40 gems. Kaya doon pa lang, sulit na siya. Kung one day siya. Okay? Kung one day yan. So, let's assume it's one day. Box number 3, sulit. Box number 4 is 8 tickets, 80 gems. And makakakuha tayo ng blessing beads na 7 days and superior. Doon pa lang kahit wala nang iba. Eto may close token. Meron meda. So, doon pa lang, dito pa lang sa unang parts na to. No? 80 gems para sa akin, sulit. Sulit na tayo doon. Box number 5, 1 silver reaper kit. 16 is 160 gems na yan. Ano? Silver Reaper Kit, Extreme Core Level 10, 3 piraso. Level 10. Level 10 yata, parang nasa 100M siya last time. 100 to 150M. 160 gems. Para sa akin, box number 5 still sulit. Para sa akin. Sulit pa rin yan. Box number 6, 3 Extreme Core Level 12. 320 gems, 1 Reaper Gold Kit. Sulit to mga ka-TSC kung gems lang yung ano. Kung 10 gems lang yung ticket, this box is sulit. Box number 6, sulit. 30 minutes lang daw. Mambihira. Kung 30 minutes lang yan, ano, hindi siya sulit. Yan. Pero sulit yan. Ano? Yun, oh, buti pa sa FG ticket, ok na din. Oh, totoo. True. One day daw yung duration. Oh, dun pa lang. 40 gems na yun eh. Kaya sulit siya. Ayan, good evening kay Ricky. So, tuloy natin. Sana nga ba kasi tayo? Box number 7 ka TSC. 640 gems. Tingnan natin. 640 gems. Divine Seal Stone Ultimate Astral Bike Plus 10 Accounts Bind Belonging. Plus 10 yan, mga ka-TSC. Doon pa lang sa unang bitaw. Sulit yan. 640 gems. Sulit yan. Plus 10 yan eh. Ultimate. Although account bind, pwede pa rin i-trade yan kahit papano. Ibigay lang nila sa inyo yung QW7 na bike. Tapos pwede mong ilagay. So, sulit. For me, box number 7, sa unang bitaw pa lang, sulit na. Sinamahan pa na talagang isang piraso yan. Kaya sulit na din kasi dito pa lang 640 gems. Ako sulit na ako doon pa lang. Ito mga consolation prizes na lang for me. Box number 7 mga ka-TSC, sulit yan for me. 128. So this is 1,280 gems na. Diba? Tignan natin. 1 pet and train kit. Selective dati 2B isa neto eh. Ewan ko ngayon na dati 2B isa na ito. Hindi ka alam. Potion, traps. Tanggalin nyo na ito. Wala naman ito silbi. Chaos, Silstone, Bracelet. Uy! Plus 10, play the ball. 1,002. Magdidepende. Ano? Kung ang presyo na ito kamukha ng dati 2B, sulit ang box number 8. Box number 8. Kasi meron pa siyang ano eh. Meron pa siyang bonus na Enchant Safeguard Ultimate tsaka Epic Booster Ultimate. Ano. So, eto pa lang. Dalawa na to. At tsaka eto. And then, may bracelet na to. Para sa akin, box number 8 is sulit. Ang ating isip. Next is box number 9. Enchant Safeguard Old, ano na to? 2,560 gems. Ha! Isang piraso ang Safeguard Ultimate. Tingnan natin kung ano pang meron. Armor, Account Bind Seal Stone. Talagang dito yung nilagay ito sa box number 9.
Ah, ito medyo good stuff. Kayo, Silstone Bracelet Plus 12. Ito medyo good stuff. At it, isang pirasa lang talaga. Isang pirasa. Parang meron dito kanina, tatlong pirasa na yun nilagay nyo eh. Tama? Meron dito kanina eh. Ito oh. Dito sa box number 6, tatlong pirasa na. Dito sa box number 9, isang pirasa lang. Eh di wow. Dito naman bawi. Well mga katiyan, si medyo half-hearted ako dito. Pero for 2,560 gems, I think sulit pa din to. Box number 9. Sulit pa rin. Ito naman is 512. So 5,120 gems. Ano ang makukuha natin? Putik. Isang Chaos Safeguard. What the hell? Isang Chaos Safeguard. Ayan. Tatlong pet and training kit. Option selective. Minesta and Binding Stone Ultimate. Armor pa, hindi weapon. Ah, eto. Medyo malinamnam ang nasa box number 10, yung Sapphire Charm 6. Di ko alam kung magkano to ngayon. Pero last 5 pa lang kasi rare na. So, plus 6. Medyo sa tingin ko may pressure din to. At isang Chaos Sealstone. Anong klaseng Chaos Sealstone ba yan? Ring? Anong klaseng Sealstone yan? Overall, mga ka-TSC, mas satisfied ako sa FG box kesa sa ALS box. So, let me know kung ganun din kayo sa ating comment section. Sabihin nyo lang kung ano, pangit ang FG box. Okay ang maganda ang FG box. And then, pwede nyo rin i-comment kung alin ang mas maganda, ALS box or FG box. Yan. Tingnan natin. Konting ano muna, konting basa ng comments kung may nag-comments. Tingnan natin. Sabi ni Clark, parang mas sulit daw sa gems ticket. Oh, I agree. No? Ubos FG ko, Lods. Oh, madami yan, bro. Ah. Lagyan nga natin ng rough estimate kung ilan magagastos mamaya. Tingnan natin. Hanggang ticket number 4 pa lang. Sa hanggang ano pa yan? June 21. Tama ba? Review ulit. Para tingin. June 21. Yes. Hanggang June 21 pa. So, pwede pa tayong ipon. Pwede pa tayong mag-ipon. Sabi ni Andrew, maganda FG box para sa atin lahat. No? sa tingin ko din, syempre, mas marami ang may ALS kesa sa may force gem. No? Pero, ako din, I agree, mas nagagandahan ako din sa content ng FG box ngayon kesa sa ALS box. So, tignan natin. And lastly, we have the continuation of daily login event. Hindi ko na to i-discuss dahil na-discuss ko na to last time. At ito ang pinagkakaguluhan ng mga madlang people last time. No, dahil tinamaan tayo ng bagyong fake apps event, ito daw ang may kasalanan. Ang disclaimer ni Playpart. Sabi, Playpart reserves the right to change, amend, modify, suspend, continue, or terminate the said mechanics at any given time deemed appropriate. So, sa Tagalog, wala kayong pake. Ang sabi ni Playpart, wala kayong pake. Ano? Hindi. Ang translation natin dyan, mga ka-TSC, may karapatan daw si Playpart na baguhin yung laman, baguhin, itigil, ituloy, o alisin ang alinman sa mga mechanics, no? Kung ano man yung nakita natin sa patch note, kung nakikita nilang nararapat o yun ang tamang gawin. Ang sa akin naman, kung sanang gagawin nyo yun, mag-announce naman kayo. For example, scam pala yung apps event nyo, huwag nyo naman kaming ganunin.
So, yun lang naman. So, actually, etong disclaimer na to, matagal na to. Nasa game policy yan. Noon diniscuss ko siya last year, game policy. Nandyan na yan dati pa. So, that's it for today, mga ka-TSC.